At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Troublemaker sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Oh, sige! Hoy, ikaw ha! Malanting guro! Ay, malanting guro, maganda! Bakit mo sinabing chismosa kami? Ikaw dyan, chismosa! Ay, chismosa! Huwag nyo nga akong pagbintangan ng ganyan! Ah, kundi, ako. May mapatay ako sa inyo! Sige. Oh, sige! Subukan mong may galawin sa amin! Ah, sige! Makikita mo ha! Magkakahalong bala sa tinalupan! Ay, talagang sinusubukan nyo! Talaga, nagmika! Tikman niya itong balisong na ito ha! Nako, balisong ha! Nako, kanina ita! Ngayon, balisong! Ah. Parol tayo pulis! Oy! Mahuli na sa pulis! Mahuli natin yan! Kala ninyo, hindi ko nalalaman. Ay, nako! Kinakala ninyo na boyfriend ko, si Kapitan. Ay, tama! Totoo naman! Mahiya naman kayo! Totoo naman eh! Totoo naman! Napapri mo sila! Aminin! Talaga, oy, nako! Sige! Patayin ko kayong lahat! Ay! Patayin ko kayo! Ay, huwag! Huwag, children! Huwag! Tama na yan! Tama na! Patayin ko sila! Sinamahan ko! Sinamahan ko yung kapitan! Lumabas yata ang balon-balonan mo ka! Natatakot ako! Ayaw kong makita ang balon-balonan ko! Nami-imbibius ako! Alam ka, Tintin! Tinamahan mo yung kapitan! Tulungan mo ako! Ayan o! Tingnan mo! Ayaw ko pang mamatay! Ay, nako! Ayaw ko pang mamatay! Ayaw ko! Nako, si kapitan! Ay, tatakbo! Kasama sa kulatan! Papatay niya tayo! Tatakbo! Tatakbo! Tatakbo si Kapitan! Magtakbo kayo! Tatakbo! Magtakbo kayo! Eh, pare Adong, wala na pala dito si Punyang. Dinala ni Vice Mayor sa Dagupan. Magtatagal yata doon. Ganun ba? Wala na pala siya rito. Paano na yung plano natin na pare? Eh, okay lang yan pare. Magutos na lang tayo ng iba para gawin yun. Ganun ba? Nako, anong gagawin natin? Oh. Mga kanayon! Mga kanayon! Magsitago kayo! May nagurimintado! Pare, may nagurimintado raw. Eh, sino kaya yan? Nako, magtago kayo! Delikado! Delikado lang! Wala kang kinisila na! Kapatid kayo sa sino ang magalubang! Sino kaya ang nagurimintado? Sino? Hindi ko alam. Nako! Papatayin ko kayong lahat! Papatayin ko kayo! Pare. Nako, pare, si Tintin, siya nagulimitado. May dalang baliso, ha? Ano pang ginagawa mo, pare? Halika na. Takbo na! Takbo na, pare! Hintayin mo ako, ha? Huwag mo akong iwanan, na pare! Ikaw, ha? Ikaw ang isusunod kong papatayin! Dahil napatay ko na si Kapitan Karyong, at bago kita patayin, kakapunin muna kita! Kaalisan kita ng itlog! Nako, huwag mong gawin yan sa akin, Tintin. Huwag mo akong kapunin. Huwag! Veronica, ate! Nene, bakit? Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang tsura mo? Ate, may masamang nangyari. Parang hindi ako makapaniwalang parang bangungot ito. Ha? Masamang nangyari? Ano masamang nangyari na sinasabi mo, Nene? Ano? Nakipag-away si Tintin sa mga Marites doon sa harap ng tindahan nila Aling Bebang. Tapos, sisigawan na sila. Hindi na sila maawat ni Naambring at Benito. Kaya tinawag si Kapitan. Pero pagdating ni Kapitan doon, ay nagkainitan na. Napikon si Tintin. Naglabas ng balisong. Pinipigilan siya ni Kapitan. Pero siya ang tinamaan. At ang sabi nila,
Lumabas daw ang lahat ng bituka ni Kapitan. Nagkalat daw sa lupa. Ang inulam niyang ginataang manok. Ano? Hindi totoo yan. Hindi. Nene, tulungan mo ako. Isugod natin sa ospital si Kapitan. My love ko. Halika. Ano po? Baka hindi naabot sa ospital yun. Ano? Kasi lumabas lahat daw ang bituka. Sabi ng mga nakakita. Kaya hindi na rin ako pumunta dun eh. Baka manervyos ako at mawalan ako ng maagay. Halika. Pupuntahan ko si Kapitan. Hindi ko matanggap kung may masamang mangyari sa kanya. Halika, halika, Nene. Baka kamamatay ko. Halika, halika. Ate Veronica. Kapitan, anong nangyari sa'yo? Mabubuhay ka! Bubuhayin ka ng aking pagmamahal! Kapitan, kapitan! Kaya pang labigla kang nawala doon sa barangay hall dahil nagpunta ka rito sa... Nasasaway sana sa mga nag-aaway pero anong ginawa nila sa'yo? Tulungan niyo ako! Isugod natin sa ospital si Kapitan! Diyan ako naroon. Kap! Buhay ka pa? Isusugod sana kita sa ospital eh. Hindi ka mamamatay, Kap. Kailangan kita. Ikaw ang ligaya ko. Ikaw ang buhay ko. Veronica, nakikita mo ba ang bituka ko? Lumabas ba lahat? Magkitignan mo nga. Sandali lang. Bakit? Bakit walang dugo rito? Ang ibig sabihin ba nito ay... Naubusan ka na ng dugo! Veronica, mahal ka. Isugod mo ka sa ospital. Naubusan na ako ng dugo. Teka, Kap! Teka! Wala ka namang sugat eh. Damit mo lang ang napunit. Ayun o! Wala kang sugat! Wala akong sugat. Kung gano'n, hindi pa ako mamamatay. Talagang hindi pa. Dahil wala kang sugat. Ang mabuti pa... Tumayo ka na dyan at pumunta na tayo sa barangay hall at mamasahiin kita. Teka, kung wala akong sugat, kung ganon, buhay na buhay pa ako. Ha? Nako, pare. Ikaw muntik na tayong maabutan ng babaeng yon. Mabuti na lamang na nahuli ka agad ng pulis. Nasiraan yata ng bait si Tintin eh. Papaanong hindi masisiraan ng bait eh? Pinagkaisahan pala ng mga Marites na yon. Sinabi nilang nakipagrelasyon daw siya kay Kapitan. Nako, galit na galit nga eh. Ayaw pa nilang tigilan. Napikon! Ayon! Ha! Nagwala! Kamuntik na tayong malamay, pare. Oo nga eh. Akala ko abutan na tayo kanina. Buti na lang may pulis na dumating. Eh, nako, pare. Pabor sa atin ang nangyaring ito. Talagang mahihiya na silang tatanggap ng award. Ang dami nang nangyari, pare. Ha? Marami na rin nag-post sa social media na mga nangyayari. Kaya baka hindi na ibibigay ang award-award na yan. Buti nga sa kanila, visit ang karyong na yon. Ipinagyayabang na kaya raw niyang mapanatiling mapayapa ang barangay. Pero laging napapaya, pati asawa niya eh wala at kitang-kita pa... Nang mga bisita nila, nagwala ang asawa. Nako. Ay, siya nga pala, pare. Mabubuhay pa ba ang karyong na yon? Oo nga, ano. Oh. Sabi nila, lumabas daw ang bituka. Oo nga, eh. Nako, malabong mabubuhay pa yon. Ay, nako. Kailangang ipasilip natin kay Buya at Bunjeng kung anong balita kay Karyong.
Kung patay na ba siya? Nakaw, kontakin natin kagad yung suki nating punilarya. Alam kong walang kasalanan si Tintin, Piling. Kaya tutulungan ko siya para makalabas. Talagang wala siyang kasalanan, Vice. Hindi itinitigilan kasi ng mga Marites na ginalit. Kaya ngayon, napikon ang hipag ko at naglabas ng balisong. Pati si Kapitan Tuloy, kamuntik nang mapatay. Oo nga eh. Nawalan ng malay sa nerbiyo si Bayaw. Tapos tinawanan pa raw ng mga jismosa sa halip na isugod sa ospital. Wala na pong ginawang mabuti ang mga yon, Vice. Puro paninira sa kapwa ang ginagawa. Oo, kaya pupunta ko ngayon sa pulis. At ang mga Marites na yon ang ipapahuli ko. Dahil hindi na sila tumitigil na gumagawa ng isyo. At sa palagay ko, sila ang dahilan kung bakit lumayo ang loob ni Veronica sa akin. Ha? Ang mga chismosa ang pinaghinalaan niya. Hindi niya alam na talagang nagbago na ang isip ni Veronica. Si Kapitan na ang gusto niya ngayon. May sinasabi ka ba, Pineng? Ha? Ay, wala po, Vice. Wala po. Ang sabi ko, kawaw naman si Tintin. Kaya tulungan niyo na siyang makalabas sa bilangguan. Wala ko talaga eh, talagang may sugat ka. Yun pala, damit mo lang ang tinamaan ni Tintin. Eh, oo nga eh. Nawalan ako ng malay dahil sabi ni Tintin eh, tinamaan niya ako at lumabas daw ang bituka ko. Eh, buwisit kasi ang mga chismusa na yun eh. Sila ang dahilan, kaya nagalit si Tintin. Masama palang magalit si Tintin ano? Parang dragon na umuusok ang ilong sa galit. Eh, oo. Napakatahimik niya, pero ginalit siya. Kaya ganun ang nangyari. Eh, buti na lang, wala siyang napatay. Kundi mas lalong malaking problema. O ano, Kap? Malapit na ang awarding. Pupunta pa ba tayo? Ayan ang iniisip ko eh. Parang naiiyak ko na rin tanggapin ang award. Tinatawagan si Veronica. Pero hindi niya sinasagot. Bakit kaya? Ano kaya kung pupunta ako sa barangay hall para makiusap na naman ako kay Bayaw na mag-uusap kami sandali? Tama. Pupunta ako doon dahil nasisirang araw ko kapag hindi ko maayos ang hindi namin pagkakaintindihan. Nagtampo na siya dahil kay Veronica. Ipapaliwanag ko yun sa kanya. Alis na ko para makausap ko na kaagad si Veronica. Oh, Veronica, kahit ilang babae pa, ibang-iba ka talaga. Ang lakas pa pala ng ugat mo. Pinaligaya mo ako ng susto. Ako rin, Veronica. Pinaligaya mo rin ako. Eh, siguro, pwedeng isang round pa. Ano? Sobra ka naman, Kap. Pagod na ako. Pero humihirit ka pa rin ng isang round.
Gusto ko pa kasi. Parang nabitin ako. Tama na. Parang nabitin na ako. Nakaw, Bayaw. Nakaw, si Bayaw dumating. Ibalik na natin kagad ang mga damit natin. Tapos lalabas na tayo kagad. Baka manghinala nga, maginawa tayo. Mababaril niya ako. Sige, sige, Krab. Ibalik na natin ang mga damit natin. Huwag mo muna isindi ang ilaw, ah. Baka sumilip siya. Bilisan mo na, Veronica. Nakaw, yung... underwear mo pala ito. Ha? Napagpalit tayo. Balit tayo. Balit tayo. Balit tayo. Balit tayo. Sandali lang, Bayaw. Nandiyan na. Nagpapamasahe lang ako. Sandali kay Veronica. Sige na. Buksan mo na. At isindi na natin ang ilaw. Sige. Sandali lang. Bayaw, bakit? Anong kailangan mo sa akin? Bayaw? Ha? Kasama mo pala dito si Veronica. Oo, Bayaw. Nagpamasahe lang ako sa kanya dahil ang sakit ng katawan ka. Ganun ba, Bayaw? Kakausapin ko lang siya sandali sana. Iwanan mo muna kami dito. Sige, Bayaw. Iiwanan ko kayo. Kap! Huwag mo akong iwan. Dahil ayaw ko na makipag-usap sa kanya. Ayaw ko na. Ayaw ko na talaga. Veronica... Mayor, ayan po ang ebidensya na may nanabutay sa aming barangay. Kaya laging may gulo. Kapitan. Naikunta na sa akin ni Vice Mayor yaan. Kaya lingid sa iyo, nag-utos ako ng mga pulis na mag-iimbestiga. Kung bakit laging may nangyayaring gulo rito. Nag-usap din kami ni Colonel Valencia. At nagtulungan kami. Ngayon, nakahanda na para sa panghuli ng nasa likod ng mga nangyayaring gulaw sa barangay ninyo. Pati pa asawa mo yung ginamit para manggulaw. Oo nga. Kaya nabibilang na ang araw ng mga nanabutahi sa inyo. Maari bang malaman ko kung sino siya, Mayor? Kinalulungkot ko, Kap. Napag-usapan namin kasi ni Colonel Balancio na saka mo na lang malalaman kapag nahuli na sila. Pare, bakit maraming nakapalibot na pulis sa atin? Yan o. Tingnan mo. Oo nga. Bakit kaya? Anong nangyari? Gagawin na dyan! Gagawin na dyan! Mga pulis kami! Pare, mga pulis. Kayo ay inaaristo sa salang pananabuta! Kaya may karapatang manahimik o magpawalan sa walang himo pala! Ano ba ang inyong... sasabihin ay maaaring gamitin pabor laban sa inyo. Ano ba ang hukuman? Tayo magkaroon din ng karapatang kumunog na pagtanggol na yung pinili. At kung wala kayong kakayaan, ito ay pagkakulap sa inyo ng pamalon. Naunawan niyo ba ito? Aarisuin niyo kami. Anong kasalanan namin, sir? Nako, kasasabi ko lang. Ayon, sa pagmamanman namin sa inyo, kayo ang dahilan ng kaguluhan na nangyayari sa barangay ng Hingalwan. Pati asawa ni Kapitan, ginamit ninyo ang manggo. Ngayon, aristado kayo at doon na kayo magpaliwanag sa presinto. Wala kaming kasalanan, sir. Wala kaming alam dyan. Wala! Hindi na kayo magkakakailo dahil matibay ang ebidensya namin. Kaya sumama na kayo. Sarinta. Bago nyo sila dalhin, may gagawin lang kami sa kanya, sa kanilang dalawa.
Kagawad Gusteng, ikaw na ang bahala sa mga troublemaker na yan. Patayin mo na sila! Sukat, ito ang papatikim ko sa inyong dalawa. Itong baseball bat. Dahil sa ginawa rin yung pananabutahe sa prison order, kayo rin ang nag-udyok sa mga Martes. Nagalitin si Tintin. Kaya nagluwala. Kaya tikman ninyo ang baseball bat na to. Kayo ang troublemaker dito. Nako. Kagawad Gusteng. Kapitan. Kali ang my friend. Tulungan mo naman kami. Huwag niyo kaming saktan. Huwag niyo akong idamay. Maawa kayo sa amin. Wala akong kasalanan. Matanda na ako. Maawa kayo sa senior citizen na huwag. Huwag. Mga giliw naming tagapakinig, dyan na po nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Troublemaker sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!